Tingnan natin to, ha. Ito ho yung sinasabi ng PDP Laban. Meron tayo rito ng ano eh. Ayan. Ito. Bago natin papanoorin yung video. Ito. Ayan. Ayan. Ito ho. President Rodrigo Duterte has accepted the nomination to run for vice president in the 2022 election, PDP Laban say. And no, nakalagay ho dito sa portion na to is ibig sabihin daw tinanggap o inaccept na ni Pangulong Duterte yung hamon na siya ay tumakbo bilang isang vice o vice presidente sa 2022 election, at inilabas din nila ho yung mga initial senatorial candidate lineup na naandiyan ho sila Marcoleta, sila Gringo Honasan, si Salvador Panelo, si Arthur Tugade, at Mark Villar. So ngayon, mga Ka-Reaction TV, ito ho ang panoorin natin. Galing naman sa mainstream media. Ano naman ang binabalita ng mainstream media tungkol ho dito sa pag-accept kuno ni Pangulong Duterte sa bilang isang vice presidente sa 2022 election o sa pagtakbo? Ito, panoorin natin. Asa na yan? Pasok! Tatakbo na raw sa pagka-vice presidente si Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa isang grupo sa PDP Laban. Pero sabi naman ng nasa kabilang paksyon na si Senador Coco Pimentel, hindi raw totoo yan. Nasa frontline na balitang yan si Mian Los Baños. Sa hinabahaba ng prosesyon sa 2022 elections din ang tuloy. Kumasa na si Pangulong Duterte sa pagkandidatong Vice President. Kung matatandaan, sinabi na noon ni Pangulong Duterte na tatakbo siya sa pagka-vice presidente para magkaroon siya ng immunity sa mga posibleng ikaso sa kanya. Pero sabi ngayon ng partido niyang PDP Laban, pagsasakripisyo at pagtugon sa panawagan ng taong bayan ang pagtanggap ni Pangulong Duterte sa nominasyong tumakbo siyang VP. Dagdag pa ng PDP. Ayan, ito ha, sandali lang. Ulitin natin dito sa part na to. Ayan, ito. So sa kanya, pero sabi ngayon ng partido niya immunity sa mga posibleng pagka-vice presidente para magkaroon siya ng immunity sa mga posibleng ikaso sa kanya. Pero sabi... Okay, ito ho yun, yung immunity na sinasabi nila. Alam nyo naman no, yung vice president, di ba hindi naman yung saklaw ng immunity yon. So paano nila sasabihin na may immunity pagkabise kung sakaling manalo si Pangulong Duterte? Katulad nga nung ginawa kay Lenny Robredo, di ba pinananagot din si Lenny Robredo? So wala naman nung immunity eh, na tinatawag tungkol doon sa ano, di ba? Oh, yun yung mahirap eh. Ito, mamaya pag-usapan nun natin. Sige. Sabi ngayon ng partido niyang PDP Laban, pagsasakripisyo at pagtugon sa panawagan ng taong bayan ang pagtanggap ni Pangulong Duterte sa nominasyong tumakbo siyang VP. Dagdag pa ng PDP Laban, layo nilang maipagpatuloy ang mga programa ng Administrasyong Duterte. Kabilang ang paglaban sa terorismo, korupsyon, kahirapan at ilegal na droga. Pagpapatupad ng Build program at ang pagtitiyak na magpapatuloy ang COVID vaccination program. Eh sino naman kaya ang running mate ni Digong? Ang itinutulak ng PDP Laban si Senador Bongo na hindi naman daw interesado sa ngayon. Naglabas na rin ang PDP Laban ng initial senatorial lineup nila na binuo ng isang congressman na nanguna sa pagdinig sa pagtanggal sa prangkisa ng ABS-CBN at apat na kasalukuyang miyembro ng gabinete. Good luck daw! Ayan ha, mga Ka-Reaction TV. Ito ho yan. Alam naman ho natin si Pangulong Duterte. 'Di ba? Hindi ho tayo basta-basta pwedeng maniwala sa kanyang sinasabi. Although maniniwala tayo kapag nagawa na ho 'yan. Kasi marami ho talagang ginagawa si Pangulong Duterte na parang something na gusto lang niya muna makita na ano ba ang magiging ano ng tao. At parang ano 'yan eh, yung bluff ang dating. Katulad nga ho ng 2016, hindi naman ho si Pangulong Duterte ang nag-file ng candidacy, di ba? O siya ho ay switching lang dahil yun ho talaga ang taktika nila. Ngayon, si Pangulong Duterte nagpahayag ngayon ng pagtakbo bilang isang vice presidente sa 2022. Okay, sige, sabi na natin tatakbo si Pangulong Duterte. Pero tingin ba natin, yan ba ay mangyayari?
Tingin ba natin mga Kalaksyon TV, yan ba ay mababago pa? Tingin ba natin ay dire-diretso na talaga yung pagtakbo ni Pangulong Duterte? O, wag mo natin alisin yung possible na baka meron mo silang ilalagay sa pagkabise. Nakamukha lang si Pangulong Duterte because of ayaw nilang pag-usapan muna kung sino talaga yung taong ilalagay nila. O, kasi ang alam niyo ito ha, lagi yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Lagi yung sinasabi ni Pangulong Duterte, correct me if I'm wrong, if I'm not mistaken, na ang laging sinasabi ni Pangulong Duterte is pagod na siya. It means, kung pagod na si Pangulong Duterte at tatakbo uli siya ng pagka-vice presidente is another 6 years again, so, nasa 80 plus na si Pangulong Duterte, hindi kaya mahirapan na siya lalo? Diba? Kasi lagi niya yung sinasabi na pagod na siya, kailangan niya na rin magpahinga, kailangan niya rin niyang i-enjoy yung sarili niya. So ngayon, tatakbo ng vice presidente? Ano ibig sabihin noon? Meron ho ba talagang plano si Pangulong Duterte o talagang yan ay publicity lang? Yun ang tanong. At kung sakasakali nga, matuloy, sino ang magiging katandem niya? Si Bongo? Ano ang mangyayari? Kung si Senator Bongo ang magiging katandem niya? O sino ba gusto natin maging katandem si Pangulong Duterte? Yun ang tanong. Diba? Alam nyo naman mga Kalaksyon TV, ano ba yung iniisip nila na mga posibleng ikaso kay Pangulong Duterte? Ano may mga posibleng ikaso? Bakit ito sinasabi niya na para daw magkaroon ng immunity kaya tatakbo ng pagka-vice presidente? Ano ng mga ginawa niyang kasalanan? Kasalanan niya na sugpuin ang insurgency? Kasalanan niya na pabagsakin o wasakin ang mga NPA? Kasalanan niya ba yon? Kasalanan niya ba na ang mga dilawan o ay namulat ang taong bayan na hindi pala talaga sila makabayan? Ngayon, mga Kareaction TV, hindi ho yun ang batian. Wala hong ganun. Isipin ho natin, yan hong papel na yan. Kaya nga hong may agenda pa sila eh. Yan hong pag-uusap nila, ipapinalize ho yan sa September 8 na meron hong gagawing pagpupulong ang PDP Laban. Hindi ho porkin sinabing inaccept na ni Pangulong Duterte na siya ay Vice President na tatakbo bilang o kandidata ng PDP Laban, ay yun na yun. Diba? Yun na yun, hindi ho. As long as hindi pa ho nakakapag-file ng certificate of candidacy. Oh, 'di ba? Hanggat hindi pa sila nagpa-file ng kandidatura nila hanggang December, wala pa. Wala pa ho 'yun. O ibig sabihin, mga Kalaksyon TV, itong ginagawa ni Pangulong Duterte para malinlang ang mga dilawan para sa kanilang ginagawang mga qualification o yung ginagawa nilang propaganda para kay Pangulong Duterte. Oh, 'di ba? Ano ang ginagawa? Siyempre, si Pangulong Duterte, o sige, i-accept ko na yan. Gusto ninyo ako? O sige, i-accept ko na yan. O, pero hindi nila alam ano ba ang nasa likod ng sinasabi ni Pangulong Duterte. O, ngayon, ito mga dilawan, siyempre, alam nyo naman, mga Kareaksyon TV, magugulantang na naman sila. O, magugulantang na naman sila because of sinabi ni Pangulong Duterte, natatakbo siya ng bilang vice presidente. Ito sabi nga, sabi ni Pangulong Duterte, tatakbo ako ng vice presidente, then I will continue the courage, diba? Crusade. Oh. Ito ang sagot ni President Duterte matapos tanungin ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kung mapipigilan niya ang mga tao na hikayatin siyang tumakbo bilang vice presidente. Ang sagot, gusto talaga ninyo, o sige, tatakbo ako ng vice presidente, then I will continue the cross number one is insurgency, okay, then criminality, drugs, I may not have the power to give the direction or guidance, but I can always express my view in public for whatever it may be worth in the coming days. Nasa Pilipino na yan. So ibig sabihin, nagtatanong si Pangulong Duterte, gusto talaga ninyo? O sige, tatakbo ako. It means, meron pa rin hong doubt doon. Hindi pa yan talaga totoo. Hindi pa talaga yan.
Ngayon, kung sakali man, sana ang makatandem ni Pangulong Duterte ay yung merong magandang plano sa bansang Pilipinas. Diba? Ganun lang. O, sino yan? Eh, nakikita lang naman natin, si BBM lang naman eh. Si BBM lang naman no, ang very very qualified na makatambal si Pangulong Duterte. Sa tingin nyo ba, si Senator Bongo, qualified siya? Hindi naman siguro. Okay, pwede siya mag-senator pa. Ganun lang ho, napaka-importante. Eh sana ho, si BBM, kung sakali man siyang ano. Pero sa tingin ko ho, publicity lang ho ito. Antayin lang ho natin mga Ka-Reaction TV, yung October. Diyan ho natin malalaman kasi may mga ganyan ho talaga maglalabasan. O tingnan nyo nga, kung matutuloy ho si Pangulong Duterte, sino makakalaban niya? Sino makakalaban niya? Tito Soto, dire-diretso na, tatakbo, hindi na ho aayaw si Tito Soto. So ibig sabihin, mananalo si Pangulong Duterte laban kay Tito Soto. At kung sino pa, kasi mananalo tsak yan si Pangulong Duterte kung sakali talagang tumakbo ng pagka-vice presidente. Ang tanong, yung presidente, kung sino yung mga kasama niya? Diba? O, kaya yan, nasa masusing pag-aaral pa rin ho yan. Hindi pa ho yan talaga yung ano nila. Si Pangulong Duterte, handa pa ho yan. Pwede pa ho yung umatras o whatever. Alam naman ho natin, malakas si Pangulong Duterte. Pero matanda na ho si Pangulong Duterte eh. Huwag na ho natin pahirapan. Yun lang ho yung para sa akin ha. Ano ho ba, yung huling araw ni Pangulong Duterte, yung mga nalalabing araw ni Pangulong Duterte, gusto pa ba talaga natin na pahirapan si Pangulong Duterte, kakaisip? Meron naman ho mga pwedeng pumalit sa kanya na magagaling din. Oh, di ba? At pagod na ho yung mama. Pagod na yung mama, ibig sabihin, hindi na ho kailangan yan. Yes, me, yun naman ho. Kaya yung iba ho, gusto nila, tumakbo si Pangulong Duterte. Yes, me, yun. Diba? Oh, ito sabi ni Sir Judith Pichon. Kahit anong sabihin natin kung siya or sino ang tumakbo, hindi pa rin natin alam dahil ang sagot niyan this coming October pa kung sino ang mag-file. Yes, tama. Yun ang sinasabi natin. Antayin natin sa October. Sabi ni Roland Sharp, taktika lang ni Duterte yan para maiwindang ang kalooban ng mga kalaban. Yes. Tama kayo. Oh. Diba? Taktika lang talaga yan. Publicity lang yon para kumabog ang dibdib ng mga kalaban. Oh. Sabi naman ni Trix Sabilia 11, hanggat hindi pa sila nakakapag-file ng COC, nananatiling tanong. Tanong lang yan. Yes, tama. Hindi pa naman yan. Eh. Wala pa talagang ano yan. Ang kasalanan ni Piara din, naging pahirap siya sa at nagpabagsak siya ng mga dilawan, oligarko, mga korup na opisyales, mga salot at komunistang terorista, kaya galit na galit sila kay PRRD. Tama. Ito naman, sabi naman ni Ma'am Lili Tonini, dapat magpahinga na siya. Yes, tama, Ma'am Lili Tonini. Dapat, yun ang sinasabi natin kanina, di ba? Kasi, lagi niyo sinasabi. Kalaban na, kasi alam niyo, magiging ano lang dyan eh, sabihin ng mga tao. O, akala ko ba, ano, kalaban namin, gusto mo na magpahinga, pagod ka na, tapos tatakbo ka pa ngayon. Siyempre, hindi naman hayaan ni Pangulong Duterte may sabihin sa kanyang ganun. Oh, hindi yan tatakbo, sabi niya. No? Alexa Chu, maybe PRD might reserve his VP choice. Yes. Tama po. Kuya, bluff lang po yan. Ang alam ko po, kuya, ay si Kong Martin Romualdez ang pambato ng PDP laban sa pagka-vice president. Oh, yun naman yung sinabi nun dati, pero hindi pa rin hindi pa rin nagko-commit si Romualdez. In-endorso pa lang siya na para maging busy. Diba? Kuya reaction, wala jacket si Sir Jojet Pichon. Bakit walang jacket si Sir Jojet? Bakit walang jacket? Bakit walang jacket yan? Di ba lagi may jacket yan si Sir Jojet o baka nag-iba ng panalan? Oh, sir, ayan na ho. Ayan. Ayan na ho. Meron na. May jacket na. Di ba? BBM, Sara, perfect tandem. Yun nga. Pwede yun. Gusto nilang tumakbo si PRRD kasi gusto nila pakinabangan ang lakas ng rating ni PRRD. Umaasa sila na mabubuhat sila ng popularidad ni Tatay Digong.
sarili lang ba nila ang iniisip nila? Hindi ba nila iniisip yung mama na nakapagbigay na ng serbisyo sa bayan? Hindi ba yon? Ganyan ba talaga ang mga politiko sa atin? Sa kagustuhang manalo, sa kagustuhang makaupo sa pwesto, gagamitin itong mamang ito na alam naman ho natin na hindi naman ho yan bakal na, di ba? Tao din ho yan si Pangulong Duterte, wag natin gamitin. Malinaw pa sa liwanag ng buwan na sila Mayora Sara Duterte Carpio at Senador Bongbong Marcos ang dalawa bukod tanging pambato sa pagkapangulo at bise sa 2022. Sana, di ba? Sana nga. Si Bongo at Pangulong Duterte yan ang plano ng PDP. Ang dinig ko po, palalabasin ng PDP na pinilit si Bongo na tumakbo at tatakbo siyang presidente, pero di po yan sigurado. Alam niyo, hindi pa sigurado yan. Mag-antay tayo, ang pinakansigurado, yung nag-file na ho sila ng kandidatura nila. Yun ang totoo, hanggang December. Para pagdating ng nangangampanya na, yun ang tunay. Pwede naman cabinet members si PRD kasi magaling siya. Pwede naman hong ganun. Diba? Kahit anong sabihin natin kung siya ay, eto, basa na natin. Okay. Sir Jake Yahot, ito ang sabi niya. BBM for President and Vice President Tatay Digong Duterte, my own personal instinct but I only hope Tatay Digong would rest and just enjoy his life with family. Tatay Diggs deserve, need to rest, Sara as VP. Yes, yun ang sinasabi natin. Kung talagang mahal natin si Pangulong Duterte, ano ba naman yung saluduhan natin siya, pasalamatan natin siya sa mga ginawa niya, that's enough. Hindi na ho yung additional 6 years as a vice president na pahihirapan pa rin natin si Pangulong Duterte para mag-isip ng mag-isip, di ba? Yung natitirang labi ng buhay niya, di ba? Dito sa huling araw ng sa mundo, hindi ba natin ibibigay pa kay Pang... Hindi ba naging tayo, halimbawa, yung mga nag-iisip na, hindi ba naging sakim tayo na hindi natin binigyan ng pagkakataon si Pangulong Duterte na i-enjoy man lang yung sarili niya sa mga huling araw na natitira sa kanyang buhay? Di ba? Kasi nga, may mga personal interest. Doon ho nagkakaproblema. Na masasacrifice yung tao, di ba? Although alam natin lahat na gustong tumulong ni Pangulong Duterte at talagang ang puso niya ay para sa bayan, pero enough na ho yun. Nakapagsilbi na siya eh. Okay lang sana kung bata-bata pa si Pangulong Duterte. Okay yun. Meron naman nung mga papalit sa kanya na magagaling din, na inaasahan din ho natin. Di ba? Medyo na po siya maging advisor na lamang nitong mga to. Oh. Di ba? Oh. Let's wait and see in October kung sino. Yes, tama. Sabi naman P.N.D. Cospel. After October, may answer na ang hula-hula natin. Yes, tama, Sir Jojo Pichon. Doc De Rosario, good afternoon po, Sir Jake Yahut. Ayan, sabi ni Doc De Rosario. Di ba? Totoo po yan, mga Kalaksan TV. Kaya, aywan ko ba? Itong mga... Ito ha. Tapos doon sa lineup na binigay nila, yung mga lineup na binigay nila. Saan ba yung mga lineup na yan? Di ba? Si Marcoleta. Si Congressman Marcoleta. Yan, okay ho yan para sa akin. Yung magandang ginawa ni Mark Villar sa DPWH, kayo na ho ang bahalang humusga. Kayo na ho ang kung iboboto ninyo yan. Di ba? Nasa inyo ang pagpapasya. Si Art Tugade. Alam naman natin na may mga maganda ng ginawa yan ng pagbabago, lalo-lalo din sa mga trend na yan bilang DOTR. So bahala na kayong manimbang, tingnan ninyo kung yan ba ikarapat dapat. Hindi ho ako magsasabi sa inyo na iboto nyo yan. Kayo na ho ang bahalang tumimbang. Okay? Si Gringo Honasan, tingnan ninyo kung karapat dapat ba si Gringo Honasan. Di ba? Diba? May nagawa ba si Gringo Honasan? Ano ba ang silbi ni Gringo Honasan? Bakit kailangan niyang iboto? Tignan ninyo yan. Si Sec Salpanelo, tignan ninyo, siya ba ay karapat-dapat? Siya ba ay may nagawa? Ano bang naitulong niya sa bansa? Ano ba ang silbi niya? Kayo pa rin ho ang magdidesisyon. Ang pinag-uusapan natin dito, lagi ho natin titignan yung track record ng mga yan. Yung mga possible na nagawa nila at yung mga nagagawa nila at pwede pa nilang gawin sa bayan. Hindi ho ako magsasabi, iboto nyo yung mga yan. Kasi
marami pa hong mga kandidato na magagaling na nagaling sa ibang partido. Ibig sabihin, hindi ho lahat ng partido na i-endorse ni Pangulong Duterte ng mga senatorial ay yung lahat ay iboboto natin. No. Meron hong mga hindi na-endorse ni Pangulong Duterte na magagaling din na pwedeng pumalit sa Senado. Tandaan ho natin yung kaya, sabi ko nga sa inyo, huwag ninyong titignan yung lahat ng ini-endorse ni Pangulong Duterte, yun ang paniniwalaan natin. Diba? Hindi ho yun. Kasi meron hong mga magbabalat kayo. Kunwari, sabi nila, okay sila para sa tao. Diba? Sabi ni Ma'am Pia, di ko spell, nako, walang silbi si Hunasan. Nako po. O, diba? O. And saka parang pangit tignan na presidente na siya, bababa pa siya vice president. Parang si Pacquiao lang, madami ng pinanalo sa huling natalo, kaya naman ni PRD tumulong kahit wala siyang posisyon. Yes, at saka ano, alam nyo, ganito yan eh. Diba? Pangit naman o yung, kaya nga sinasabi natin eh, na si PRD, okay na ho yan. O kaya mag-congressman na lang siya noon, o kaya mag-mayor na lang siya sa Dadabaw. At least hindi na siya paalis-alis, 'di ba? Doon na lang. Oh, at least nandoon siya sa hometown niya habang nag-aano. Total established naman na ang Davao, so mga konti-konti na lang. Oh, kesa ho dito, national, magiging vice president siya. So ano ang ibig sabihin noon? Oh, pinahirapan natin si Pangulong Duterte. Naging ano tayo. Kaya antayin lang ho natin 'yon. Diba? Likewise, Dr. De Rosario, may galap shoutout RTV bro and to everyone, you mabuhay Pilipino. Yo, yan, maraming salamat. Oh, diba? Check and evaluate track record. Yes, tama. Tama po. Kailangan talaga yon. Si BBM nga nadaya at walang posisyon sa bansa. Pero tumutulong pa din dahil mahal niya ang mga Pilipino. Nakahiga na sa maayos pero nagsasakripisyo pa. Nagsisakripisyo na tumulong dahil sa ating bayan. Yes, tama. Dapat ang maging role ni PRRD ay advisor or consultant ng president. Yan nga yung sinasabi ko kanina, Ma'am Pia. Eh. Diba? Dapat ganun na lang siya. Consultant na lang, advisor, parang ganun. Oh. Mega love shoutout, Puser, sabi ni Sir Jake Yaot, sabi ni Monica Lascano. Yan, maraming salamat. Sa October filing candidates, at ang tumakbo ng president, si BBM na nag-vice PRRD, magwawala yung isang vlogger na galit kay BBM. Sigurado. Alam nyo, yung mga ganung vlogger, pag galit na galit kay ano, ito yan eh. Ha? Darating kasi ang time. Tayo, DDS naman tayo eh. Diba? Pero, BBM tayo, Marcos tayo. Ito yung sinasabi natin. Ano ba ang tunay na sinasabing DDS? Diba? Hindi lang yan dyan kay Pangulong Duterte. Kapag ikaw ay sinabing DDS, supporter ka ng DDS, sinusuportahan mo lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte na mga magaganda. Diba? Yan ho yun. Ngayon, siyempre, isa lang din naman po ang hangarin ng Marcos, lalo-lalo na si BBM, diba? Na maipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ama at yung sinimulan ni Pangulong Duterte again. So yun lang naman ang purpose eh, na makatulong sa ating bansa, makatulong sa ating mamamayan, pero ayaw ho nila. Anyway, kesa may mga paniniran sinasabi, darating ho ang time, mga Kareaksyon TV, yung mga vlogger na ho na yun, na kumukontra at naninira kay BBM, kapag dumating ang time na si BBM ho ay nakaupo na sa Malacanang, yan ho mga vlogger na yan na kumukontra at naninira kay BBM, baka ho yan biglang mawala, magtago sa kanilang kahihiyan. O kaya naman, sila ho ay mananatiling na andyan maging basher pero mukha silang kahiyahiya. Diba? Ganun lang ho yun. Kung makapal ang mukha nila. Kasi ang purpose ho natin dito, pagkaisa, ano ba ang gusto natin? Diba? Ang gusto natin magkaisa, hindi ho mag-away-away. Ganun lang ho yun. Hindi ho porket DDS. Kasi mahirap kasi ganito eh. Sa mga DDS o ha, sa ilang DDS, kapag meron hong nasabi ang isang ka-DDS ninyo o natin na hindi ho pabor sa inyong mga prinsipyo at sa inyong paniniwala, babatikusin ninyo at aaway ninyo, sasabihin nyo ng dilawan.
Ganun ba talaga kayo? Ganun ba talaga yung iba? Ito ha, sorry, sorry to say that ha. Sa mga DDSO, meron hong ganyan eh. Kapag meron hong yung mga iba na nagsalita lang na DDS na hindi pumabor sa kagustuhan hong nila. Di ba? Nasasabihin, dilawan na hong sila. Di ba? May mga DDSO na gustong gusto kay BBM. Pero ayaw nung ibang DDS, sasabihin, o sige, dyan na kayo, mag-away-away na sila. Ganun ba? Choice ng tao yun eh. Wala ba karapatan yung tao mamili ng susuportahan niya, ng pinaniniwalaan niya? Because of 2016, sinuportahan si Pangulong Duterte, di ba? Ng mga tao, kasama ho ng mga DD, ng mga Marcos loyalists, mga Marcos supporters. So, kaya ho nagkaroon ng magandang samahan ng DDS at saka Marcos eh. Ngayon, paghihiwalay-hiwalay ninyo, oh, nakapagsalita lang yung tao na, okay, mas gusto ko kay BBM maging presidente. Vice president lang si Sara. Yung isa namang DDS, ayaw ko. Gusto ko presidente si Sara. Vice lang si BBM. Ay, teka lang, bakit kailangan ninyo magtalo? Bakit kailangan ninyo mag-away? O, di ba? Oh. Bakit hindi naman kaisa? O sige, ganda lang, nire-respeto ko. Gusto mo maging presidente yan si Sara? Okay, respeto. Pero para sa akin, gusto ko si BBM maging presidente. Tapos. O ano't ano maman. O tingnan natin, hanggang sa uli, ano mangyayari? Ganun lang ho yun. Ang kailangan ho dito, hindi mag-away-away kasi ang purpose ho ng dalawang pamilya na yan, maibalik ang dangal, maiahahon sa kahirapan ng ating bansang Pilipinas. Pero bakit kailangan mag-away-away? Bakit yung mga influencer na yan, porkit dikit na dikit dito, kunwari kung ano-ano pa sasabihin. Hindi na lang ho kayo maglagay yung enlighten, 'di ba? I-enlighten natin sa mga tao na ipaliwanag natin, huwag kayo mag-away-away. Suportahan natin sila lahat, ano man ang takbuhan nila. Hindi yung gusto natin. Tandaan ho natin, yung mga loyalists, yung mga Marcos supporters, kasama ho sa DDS yan, huwag ho kayong sinasabi na solid DDS kayo. Meron hong mga loyalists dyan na talagang solid DDS at saka solid Marcos. Diba? Solid doon kasi ang tinitigan ng mga solid Marcos na yan, yung mga loyalists na yan, ang tinitigan nila, maibalik yung karangalan at maiahon sa ang bansang Pilipinas sa kahirapan. Kaya ito ang gusto namin, ito ang pinusuportahan namin. Kaya nga ako sinuportahan ng mga loyalists yung ating Pangulong Duterte eh. Diba? O. Ngayon, ito pa. Real talk, mga Ka-Reaction TV. Ito ha. Real talk. Sino ho ba? Ito ha. Sino ho ba ang bumoto at sumuporta kay Pangulong Duterte? Real talk tayo. Yung 16 million ni Pangulong Duterte, sino ang mga sumuporta dyan? Para magkaalaman tayo. Si Bongbong Marcos, 14 million. Okay. Ito ha. Kay Pangulong Duterte, 16 million. Ito. Ito ho yung sinasabi natin. Sino ang mga tunay na sumuporta kay Pangulong Duterte? Sino ang mga bumoto kay Pangulong Duterte? Yan ho. Sino? Okay. Sabihin na natin, yung nasa Mindanao, kasi gustong-gusto nila kay Pangulong Duterte. Okay. Ito ho ang tanong. Yung mga Marcos loyalists na nasa iba't ibang bansa, nasa iba't ibang lugar, na matagal na gustong-gusto nila ng pagbabago at sinuportahan ni Bongbong Marcos, itong mga Marcos, itong Duterte. So, sumuporta ho yung mga Marcos loyalists, supporters, dito kay Pangulong Duterte. Okay, wala pa naman yung DDS nun eh. Di ba, wala pa? Marcos pa lang eh. Di ba, wala pa. O ngayon, pangalawa ho yan ha, mga Mindanao, bumoto kay Pangulong Duterte. Yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters, bumoto kay Pangulong Duterte, sinusuportahan dahil maganda ang hangarin. Pangatlo, sino pa? Sino pa nagpanalo? Real talk. Sino? Di ba sinuportahan si Pangulong Duterte ng mga kaliwang grupo? Wag ho kayo magalit. Totoo ho yun. Totoo yun. Wag ho kayo magalit. Sabihin nyo hindi totoo. Real talk. Dahil ang pagkakaakala ho ng mga makakaliwang grupo na si Pangulong Duterte ay hindi sila pababayaan pero nagkamali sila. Dahil si Pangulong Duterte ho, pinauubo sila ngayon. Dahil ng mga panahon na yon, alam naman ho natin si Pangulong Duterte gustong gusto ho ng mga makakaliwang grupo.
sinusuportahan nila si Pangulong Duterte. Oh, yun ho ang isa sa mga nagpanalo kay Pangulong Duterte. Real talk lang ho tayo. Marcos at yung mga nasa Mindanao na mga botante at yung mga makakaliwang grupo. Real talk lang ho tayo. Huwag ho kayo magalit. Oh, diba? Kaso nga lang, nasira nga lang yung mga makakaliwang grupo na akala nila ay talagang tunay na makakaliwa ang puso ni Pangulong Duterte. Yung pala ay hindi. Eh, diligwak sila ngayon. Ligwak sila kay Pangulong Duterte. Nagamit tuloy ngayon sila ni Pangulong Duterte. Oh. Eh, gano'ng karami ho yung mga yan? Oh. Diba? Gano'ng din karami ho yung mga yan para iboto? Kaya wag ho tayong sinasabi ho natin eh. Yan ho ang katotohanan. Real talk lang ho tayo. Kaya ho yung mga nagsasabi ho dyan, na wala naman na itulong yung mga Marcos-Marcos na yan, yung mga Marcos supporters loyal, huwag nga kayong tatanga-tanga. Diba? Na hindi nyo nga ho sinasabi sa mga vlog ninyo eh, hindi nyo nga sinasabi sa mga live ninyo eh, na isa sa mga nagpanalot sa mamporta kay Pangulong Duterte, yung mga leftist eh. Oh. Huwag nyo sabihin hindi totoo. Oh, di ba? Sabi ni Ma'am Pia de Cospel, totoo kasi si PRRD ay lip din pero naging makabansa at taong bayan. Yes! That's correct. Tama, Ma'am Pia. Salamat. At salamat din po kay Ma'am Nili Tanini sa kanyang blessing. Thank you, Ma'am, ha. Maraming salamat. Very much appreciated, Ma'am, ha. Yan hong binigay ninyo ay malaking bagay na ho yan. Maraming salamat po, Ma'am. Yan po ay ating pinagsapasalamat. Ah, thank you, di ba? Kaya wag ho tayong real talk lang tayo. Hindi wag ho nila sabihin, di ba? Yan eh. Oh. Di ba? Ganun ho yun eh. Kaya wag ho nilang sasabihin na wala hong naitulong kay Pangulong Duterte itong mga BBM supporters, itong mga Marcos supporters, loyalists, whatever. Hindi ho yun eh. Kahit saan yung natin daanin yung 16 million against so dyan sa versus at 14 million, kakaunting diferensya. Oh, sabihin na natin, ay ngayon may mga nadadagdag pa every national election, may mga nadadagdag dyan na mga botante. Siguro nagra-range siya ng mga 5 million to 6 million magra-range siya, o 4 million lang minimum, o additional. O, yung 14 million kay BBM, hindi ba madadagdagan yan o madadagdagan pa? Mababawasan ba yung 14 million ni BBM? Mababawasan ba yun o madadagdagan pa? Yun ang tanong. Possible ba na manalo si BBM o matalo? For me, sa akin, possible si BBM mananalo yan pag naging pag tumakbo yan bilang presidente. Diba? Ito nga ho eh. Kahit to makatambal ni Pangulong Duterte si Bongo as a president, wala akong problema. Takbuhan no ni kalabanin no ni BBM. Oh, kung tumakbo si Sara Duterte as a president, kalabanin na rin ni BBM. Oh. Para ho yung mga vlogger na gusto nila sila lang yung mga sinasabi lang iboto daw, iboto, iboto, iboto itong mga to. Oh. Kapag hindi ho natupad yung sinasabi ninyo, baka magtago na ho kayo, mahiya kayo sa mga pinagagawa ninyo. Kasi ang hirap sa inyo, nahilig ninyong bumanat ng bumanat eh. Oh. Oh, diba? Ganun lang yun eh. Oh. Ganun lang yun. Ang hilig ninyong bumanat. Oh. Ganun lang ako, kasimple. Oh. Sabi ni Adrian ni Iba, sige Idol, banat. Shout out naman dyan, BBM Sara supporters. Maraming salamat po. Thank you very much. Oh, diba? Ay, nako. Ganun ho yun talaga yun. Second to Apo Marcos na may puso at talino. Yan, tama. Possible. Solid BBM La Union Ilocos. Maraming salamat. Yes, BBM forever. Baka naman pagdating ng manalo ang BBM maging balingbing. Ay nako, hindi malayong mangyari yan. Sanay nga mga bumalingbing yung mga yan eh. Alam nyo, pag mga personal interest, babalingbing at babalingbing yan. Unti-unti na nga bumabalingbing kasi tumataas na ang rating ni BBM eh. Oh, diba? Ayan sinasabi natin. Walang mga kahihiyan. Makakapal ang mukha. Yung mga pera-pera lang ang labanan.
Pero yung pagdating na kunwari may malasakit sa bayan, walang ganoon. Kunwari lang may malasakit pero hindi talaga yun ang purpose. Kasi nga, kailangan kumita. Ganun lang ho yun. It's me, oh. Di ba? Madagdagan yung sa akin, may dalawang dagdagan ng, sa boboto ni BBM. Yes. Lagi naman talaga, every 5 years yan o every national, lagi ho yan may nadadagdag talaga mas maraki. Di ba? Oh. Ganun lang. Duterte Marcos, Duterte, Duterte Marcos. Yes. Oh, yan. Maraming salamat. Alam nyo mga Ka-Reaction TV, ito ho yung sinasabi natin sa mga vlogger na yan. Yung mga vlogger na yan, ang kakapal na mga muka, ang kakapal na sabihin nila na sila ay solid DDS, pero ang tanong, ano ba ginagawa nila as a solid DDS? Ano bang patunay nila na sila ay solid DDS? Sige nga. Kailan ba sila naging solid DDS? Kailan ba sila naging DDS? Ang DDSO, kailan lang ho yan? 2016. O, sabi na natin 2015. O, additional tayo ng 1 year. O, pero tingnan ninyo. Gano'n ba karami ang mga DDS? Ako, DDS ako. Ha? Pero supporters ako ng Marcos. Kasi bakit? Bakit ko sinasabing DDS ako? DDS ako because of yung support ako bilang DDS kay Pangulong Duterte is yung mga nagawa ni Pangulong Duterte na magaganda para sa ating bansa. The rest, wala na. Yun lang ho yun. Ipinagpapasalamat ko siya ang naging presidente because naumpisa niya uli ang pagbabago na meron pa pala, pwede pa pala magbago. Pwede pa pala tayong makabalik na paunti-unti because of Pangulong Duterte. Ngayon, si Pangulong Duterte lang daw yan. Kaya gusto nila kay Sara. Oh, ano bang alam na Diyos? Ano pa ba? Ito, tanong ko sa inyo. Si Sara Duterte, anong experience sa national? Tingin nga, ako para sa akin, this is my own opinion. Magalit na kayo na magalit sa akin, ha? This is my own opinion. Sara Duterte, ano ang karanasan sa national? Sige nga. Yung panununtok niya ba sa yung panununtok niya doon sa sheriff? Oh, yun ba yung matatawag natin na yun ang nagawa niya? Doon ba nabibilang na matapang, ganon? Oh, anong sabi sa interview ni Sara Duterte? Oh, after few weeks, sabi niya, alam niya, hindi pa rin siya makamove on doon sa ginawa niya na yun. Oh, nabigla din siya. Kasi nga, tao lang din siya eh. Oh. Diba? Kaya sinasabi nyo natin mga Ka-Reaction TV, yung mga taong yan, alam nyo, mawawala ho, magtatago yung mga yan, sinasabi ko sa inyo, kapag nangyari ho na ang nakaupo sa Malacanang ay isang Marcos katulad ni BBM. Ah, yung mga bumabatikos kay BBM, ano yung magtatago yung mga yan sa kakapalan ng mukha? Kung hindi man sila magtago, talagang makakapal na ang mukha nila. O, baka bumalingbing na sila. Ah, di ba? Yun o yun, baka bumalingbing na sila. Kasi usong-uso naman ho balingbingan eh. Pero sinasabi ko sa inyo, ha? Sinasabi ko sa inyo, I stand with BBM. Ha? Kay BBM lang ako. For president. Kung tumakbo siyang bilang presidente, BBM ako. Doon tayo sa matalino, doon tayo sa merong plataforma, doon tayo sa tunay na may malasakit para sa bayan, doon tayo sa may napatunayan na, doon tayo sa may nagawa na, doon tayo sa merong kakayanan. Yung sinasabi nilang gold, 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 gold na yan, wala hong halaga para sa akin yan. Kung meron man, yan ho, ay bonus na lang. Oh. Hindi ho pwedeng ikatwiran na may gold kaya gusto natin sa BBM. Hindi ho yan, wala hong pinag-uusapan dyan. Ha? Wala akong pinag-uusapan yan. Bonus na lang yan kung meron. Kung meron o wala, wala ko tayong pakialam yan. Ang importante, yung taong papalit kay Pangulong Duterte, yung merong sakripisyo at yung may nagawa na, yung may malasakit sa bayan, at yung may napatunayan na, yung may talino. Yun lang po ang gusto nating lahat. Ngayon, 2028 election, baka pwede si Sara na. Okay, baka pwede na siya. Kasi developed na siya ng gusto eh. Oh, di ba? Kasi kung tatakbo ba siyang vice-presidente, I don't know. Hindi ho natin alam. Pero kung hindi man siya tumakbong vice-presidente, tumakbo siyang presidente si Sara Duterte at si BBM ay tatakbo na, eh maglaban ho sila, walang problema. Pero tayo, ako sinasabi ko sa inyo, maniwalat kayo sa hindi, BBM ako. BBM ako. Ganun lang ako eh, di ba? Kasi alam naman ho ni Pangulong Duterte din yan.
O hindi ho sila pwede magtandim ng anak niya. Kasi bakit to? Kapag nagkaroon na ng Duterte-Duterte, ano ho ang lalabas sa ating bansa? Yan ang tunay na political dynasty na kauna-unahan lang nangyari sa ating kasaysayan na mag-ama nakaupo sa ating Malacanang. Kasaysayan ho yan. Diba? O ngayon, ano mangyayari? Papangit ho. Diba? Papangit ang tingin sa pamilyang Duterte kung mangyari yun. Kaya hindi huwaya ni Pangulong Duterte yun. Diba? Kailangan si Sara Duterte dumaan muna sa pagiging gronggong congressman, dumaan siya sa pagiging senador, o, diba? Ganun. Para at least, maikot niya. Okay, sigabi na natin, yung mga ano niya, may mga ano na sila dyan, may mga alam-alam na sila. Okay, walang problema, pero wag naman muna dumiretso kasi baka gayahin yung tatay na mayor, para maging presidente kagad. Eh, alam nyo, ito lang eh. Bata pa ho si Sara Duterte, hindi pa ho niya kailangan dyan. Diba? Si BBM, kailan pa nila pauupuin? Diba? Kailan pa nila pauupuin si BBM kung kailan matanda na? Kung kailan na uugod-ugod na? Hindi. Alam nyo, habang bata, medyo bata pa, ito na, alam naman ho natin, senior citizen na si BBM, ipaupuin na natin, ipasok na natin, balik na natin sa Malacanang. Oh. Hindi naman ho ang pamilya Marcos ang nag-host na kukumahog na bumalik sa Malacanang. Ang taong bayan ang gustong maibalik sila sa Malacanang. Yun ho yun. Taong bayan, hindi ho yung ano. Diba? Ganun lang. Wala ho dapat pag-awayan. Kaya yung mga vlogger na yan, sorry ha, kayong mga vlogger na sumisira kay Pangulong, kay Pangulo tuloy kagad, kay Pangulong Marcos, kay BBM. Ha? Alam nyo, darating ang time sa inyo. Sana kapag nakaupo na si BBM sa Malacanang, yung kakapalan ng mukha ninyo, kahihiyan, sorry na lang kung anong gawin ninyo. Diba? Either magtago kayo o talagang lantaran ninyong paano ninyo. Ayan, may club shoutout kay JDB Comment Pro Filipino. Good morning, everyone. Ayan. Attorney Larry Gadon, Attorney Glenn Chong, Senator ni BBM, panalo na sila. Yes, tama. JDB Comment Pro Filipino, good night po, God bless, Bulindang Vlogs. And sabi naman ni Kabayan JDB, nangyayari na ang analysis ko kung paano magiging BBM PRRD to BBM Sara. Diba? Ayan. Ducky De Losario, may galab shoutout. And yes, DDS may nagawa. Diba? Yes, DDS may nagawa. Pag nanalo si BBM, ililipat na ang kampo yan sa si upaw sa Dilaw kasi need niya na anang datong pambili ng kabayo ay sa mismong eleksyon para madami na ang mabigyan ng pambili ng kanyang babaha ng biyaya. Eh syempre, alam mo naman, 'di ba? Magiging balingbing na nga. Good morning, fellow hybrid. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Thank you. Good morning po, Sir JDB Comment Pro Filipino. And Sir J. Kiahot, I believe 2022 President BBM Jr. BP Sara Duterte, next election President Sara Duterte BP. Diba? Bongbong Marcos. Ayan. Ayan, diba? For 28 yan. More selection, Congressman Marcoleta, Bongo, Romualdez, and more option, all Filipino needs discipline and respect. Yes, tama. Salamat po, sir. Basta bilang, basta balingbing, makapal ang mukha. Ano ba yan? Makapal talaga mukha ng vlogger na yun. Lagi niyang binabanatan si BBM, amo niya kasi si Kawatano. O, di ba? Alam naman natin lahat eh. Alam naman natin lahat kasi may mga person of interest po yan, mga yan. Kaya ganun. O, thanks, Sir Oz. Appreciate nyo si BBM. Because siya yung solid action plan and objectives. Bonus na lang gold para magamit sa project. Yes, totoo naman eh.